Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, talaga nalalapit na ang pagtatrap ni Kai Soto sa NBA at siya ay na-feature sa Lakers Nation. Ngayon yung mga nagsasabing clickbait, fake news. Supportan lang po natin ang mga YouTuber kasi wala pong ibang intention yan kundi subaybayan. Oo, sabihin na natin, hype talaga. Pero nagkakatotoo na talaga siya eh. Totoo talaga siya. At ang kababayan natin na si Kai Soto ay talagang karapat-dapat sa NBA. Kasi guys, ayon sa CBS, yung bagong labas na kukuha ng mga NBA players sa draft, nasa CBS. Na-search po natin yan. At pang-8 po ang Lakers. So, kung pang-8 ang Lakers sa first round pick, so, kung kukuhanin ang ating kababayan na si Kai Soto sa first round top 8, it falls sa Lakers kasi nag-giveaway ang New Orleans sa Lakers. So, sa 58 na madadrops ang ating kababayan, sa 58 na kukuhanin, ang Lakers isa lang beses na kukuha sa first and second round. Sa first round sila sa top 8. Ngayon, pinag-uusapan pa kung sino yung magiging top 1. Pero, base sa aking research, kung si Josh Giddey ay nakuha niya, hindi naman siya nakasama sa NBA Combine tsaka G League Ignite, kaya din ang ating kababayan kasi yung experience niya sa TSF, sa FIBA, sa Gilas, at lalong-lalo na yung experience niya sa NBL. The scout NBA teams already see. So, pina-finalize na lang sa unang destination niya sa May 23 sa Lakers. At may 11 pa. So, ako naniniwala ako, secured na ang ating kababayan na si Kai Soto sa NBA. So, abangan lang natin ang susunod na kabanata. Maraming mga nag-hype, maraming nagsasabi ng fake news, maraming nagsasabi ng clickbait. Pero, huwag kang masyashock kung siya ay ma-NBA at malaki talaga ang kontrata. Kasi sa top 10, sa first round pick, ayon sa aking research, 50 million to 45 million ang top 10. Si Cunningham yung top 1 last year. Pangalawa ang ating Phil-Am na si Jalen Green, around 40 million. Pangalawa. Ang si Josh Giddey na sa pang-7 o pang-6, 27 million. Secured 4 years po yon. Hindi po tayo nagbibiro. Secured 4 years. At hindi po tayo magugulat na si Kai Soto ay may NBA sa darating na June 23. At hindi na nakakasyak yun. Kaya abangan natin ang mga susunod na kabanata. Tapos tingnan nyo pa yung iba pang gagawin natin dito sa ating content. Tuloy tayo at continue tayo. Pakinggan mismo natin si Kai Soto sa kanyang pahayag. Wala kami kaya mo mag-NBA as long as continue ka lang na magsipag. So, ako, sabi ko, siyempre, simula ng bata pa, gusto ko mag-NBA, the ultimate dream. So, gagawin ko yung lahat para makapunta doon. Kung ano yung kailangan ko pang improve on, kung ano yung magandang ginawa ko, kung ano yung pangit. So, yun, yung having my dad by my side lagi is very helpful for me. Yung training, very important yan. Yung experience na nakuha ko sa basketball is napaka tagal simula nung bata-bata pa ako, pinapalabas na ako ng tatay ko na makipaglaro sa mga kung sino-sino. And talaga naalala ko yung mga memories na nasasaktan ako, na tutumba ako, nagkakapasa ako sa sahig, ganyan. And yung mga maliliit na bagay din kapag inisip ko ngayon, para sa akin malaking bagay din. And yung training, para sa akin very important kasi sa tingin ko hindi mo makakabit yung success kapag hindi mo pinaghirap. Hindi naman talaga ako masyadong iisip yung sa mga, para sa mga kalaban ko. And yung mga teammate ko naman is very helpful para sa akin, na tulungan nila ako mag-develop as a player din. So, kapag pagdating ko dito, hindi ko masyadong naiisip yun. Ako naman very competitive person ako. So, gagawin ko yung lahat para higitan yung mga matchups at mga kalaban ko. So, para sa akin naman is to believe in yourself and to put in the effort lang naman. I mean, madali siya sabihin, pero mahirap siya gawin. Pero ayun nga, kung walang ibang maniniwala sa sarili mo,
ikaw na lang maniwala sa sarili mo, and talaga paghirapan mo yung para sa goal mo and para sa dream mo and mga commitment. Ayan guys, si Kai Soto na mismo ang nagsalita.